John Joseph Havlicek. Pinag-agawan ng madaming team sa iba't ibang sports. Tama ang inyong narinig, basketball, football, at baseball. More on that later. Isa sa mga nagbigay ng solid na mga taon sa Boston Celtics. Imagine, 8 NBA championships. Ang apat dyan sa unang apat na taon niya sa NBA. Tubong Ohio, si Havlicek ay may lahi na pinaghalong Czech o yung mga mula sa Czech Republic at Croatian descent. Naglaro siya para sa Ohio State University noong college days, kasama ang future 7-time NBA All-Star na si Jerry Lucas at 5-time NBA champion Larry Siegfried. Napanalunan nila Havlicek ang 1960 NCAA title at pagkatapos ng dalawang taon ay na-draft siya ng Boston Celtics para sa NBA pero na-draft din siya ng Cleveland Browns para sa NFL. Wow! Pwede pala yung dalawang sports ang mag-draft sa'yo. Pero obviously, ang NBA ang naging focus ni Havlicek. Si Havlicek ay tinaguri ang isang swingman na ang ibig sabihin ay kaya niyang maglaro sa guard o forward position. Kilala din si Havlicek dahil sa kanyang stamina. Minsan maganda talaga kapag pinupuri mo yung stamina ng mga kalaro mo sa court. Sabihin mo, ang lakas ng stamina mo ah. At hopefully sagutin ka na, stamina mo rin. Anyway, kaya naman iba't ibang sports ang nag-aagaw para kay Havlicek. Pati nga ang baseball team ng New York Yankees pinag-aagawan siya. Dahil malakas talaga ang stamina. Lakas ng stamina nito ah. Sadyang nataon lang na ang Boston Celtics ang may offer at sitwasyon na nagustuhan niya. Usap-usapan pa noon ang tungkol sa matinding stamina ni Havlicek. May instance na 10 minutes na siyang naglalaro ngunit hindi pa raw pinagpapawisan. Binansagan siyang Hondo dahil sa hawig niya kay John Wayne na tinawag ding Hondo sa pelikulang Hondo na sumikat noong 1953. Parang Honda pero yung dulo O. Parang Honda pero may laman ang bibig mo. Hondo. Off the bench si Havlicek pero iniba ni Havlicek ang tingin ng mga tao sa six-man role. Na-immortalize ni Havlicek ang kanyang pangalan dahil sa kanyang clutch steal sa closing seconds ng 1965 Eastern Conference Championship. Havlicek stole the ball. Yan ang isa sa mga pinakasikat na radio call sa basketball history. Naging instrumental si Havlicek sa NBA Championships ng Boston Celtics at noong 1974 ay nakuha niya ang one and only NBA Finals MVP award niya. Nag-game winner shot sa Game 5 noong 1976 NBA Finals at kalaunan ay naging NBA champion muli at ito na ang huli para sa kanya. Ito ang pangwalong sing-sing sa kanyang career. Nagretiro siya noong 1978 na may record ng most points scored in Boston franchise history. To be exact, 26,395 points. Siya rin ang pang-17 na Boston Celtics jersey retirement. Isama mo na rin ang 13-time All-Star appearances, pati na ang 8 NBA All-Defensive Team dahil sa kanyang abilidad mangharas ng ball handler at magnakaw ng bola. Na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 1984 at noong October 2021 napabilang sa NBA 75th Anniversary Team. Matapos ang lahat ng yan, ininvest ni Havlicek ang karamihan sa kanyang pera sa mga Wendy's fast food. At lalo pang lumago ang kanyang net worth. Aba, what a life. Kilabot ng sports, ngayon kilabot na rin ng mga business. Ay siyaplok, hanggang sa susunod na episode ng Jump Jump Jumpalero.